Napayuko mang kanyang mga palad habang muling nagbalik sa kanyang alaala ang araw na pinatay ang buong pamilya niya. Pero kung hindi dahil sa kanya, hindi mo mararating ang kinalalagyan mo ngayon, Caleb. Paalala nito sa kanya. Napangisi siya. At gusto mong gawin kong utang na loob sa kanya ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko, ha, Chloe? Baka nakakalimutan mo. Pinakinabangan ako ng husto ng mga magulang mo. May sarcasm sa tonong sabi niya. Besides, sa akala mo ba naging mabuting impluwensya sa buhay ko, ha, Chloe? Damn it! Pinagsisisihan ko ang bawat araw na pinangarap kong maging kagaya ni Ninong Samuel. Wala kang utang na loob. Galit na sigaw nito sa kanya. Tagang binulag ka na ng babaeng yun. Pati ako nakalimutan mo na nang dahil sa leetsyang babaeng yun. Umiiyak nang sabi nito. Hindi ko alam kung anong meron siya. Bakit ka masyado nagpapaniwala sa kanya? At hinayaan mo pang magkaroon kayo ng anak, ha? Asawa ko si Amira, paalala niya rito. At pwede ba tama na? Pakiusap niya rito. Ayusin mo na ang buhay mo! Tumayo ito sa kayamot na nilingon siya. Huwag mo nga akong pangaralan na para bang ang tinutinu mo at napakaayos ng buhay mo. Baka nakakalimutan mo. Tatay ko nagpalaki sa'yo. Kaya pareho lang kayo, Caleb. Pagkasabi nun, mabilis itong umalis. Natahimik siya. Pakiramdam niya, tinamaan siya sa masakit na katotohanang ipinaalala sa kanya ni Chloe. Pinuntahan niya ang kanyang mag-ina. Bakit nandito siya? Guguluhin na naman ba niyang buhay natin? Ngayon pa lang, Caleb, sinasabi ko na sa'yo. Hindi ko siya pinapayagang makapasok sa buhay natin. Babala ni Amira sa kanya. Kung dati hinahayaan ko lang siya, ngayon hindi na. At kung hindi mo siya magagawang iwasan, pwede ka namang mamili sa aming dalawa. Amira, naririnig mo bang sinasabi mo? Sita niya rito. Palagay mo ba darating tayo sa point na yun? Alam mo naman siguro kung gaano kita kamahal. Kayo ni Gertrude. Pagbibigay assurance niya rito. Nilapitan niya ito at hinagod ang likuran. Hindi niya ito masisisi kung labis man ito nag-aalala pagdating kay Chloe. Hayaan mo, hihigpitan ko ang security para hindi na siya makapasok dito o makalapit man lang sa inyo. I'm sorry, Caleb. Masyado naging traumatic para sa akin ang naging experience ko sa kanya at sa pamilya niya. Understand. Niyakap niya ito na mahigpit. Hindi ko nahahayaang may gumulong muli sa pagsasama natin. At pangakong poprotektahan ko kayong mag-ina sa lahat ng oras. Ginising si Amira ng isang masamang panaginip. Humihingal na bumangon siya at napatingin kay Caleb na mahimbing na natutulog. Dinampot niya ang kanyang roba, lumabas ng kwarto para silipin ang anak. Nakahinga siya ng maluwag nang matiyak na maayos itong natutulog sa kwarto. Hinalikan niya ito sa noo, saka dahan-dahan na muling lumabas ng kwarto nito. Bumaba siya ng kusina at kumuha ng tubig. Sa sobrang pag-iisip niya kay Chloe, napanaginipan tuloy niya ito. Hindi niya ito mapapatawad pa. Mas lalong hindi niya ito hahayaan pang makabalik sa buhay nila. Natuto na siya sa lahat ng mga taong pinagtiwalaan niya noon. Ngunit sa huli, tatraido rin lamang pala siya. Wala itong pinagkaiba kay Karina. Hey, what's wrong? Dinig niyang tanong ni Caleb mula sa kanyang likuran. Masyadong okupado ang utak niya tungkol kay Chloe, kaya hindi niya namalayang nakalapit na pala ito sa kanya. Lumapit ito at lumapos mula sa kanyang likuran. Napaniginipan ko kasi si Chloe. Halos paanas lamang nasabi niya. Amira, akala ko ba hindi mo na siya papapasukin sa buhay mo? Tapos nag-aaksaya ka ng oras sa pag-iisip sa kanya? I know, but I can't help it. Kilala ko si Chloe. Alam kong hindi niya tayo titigilan. Sagot niya sa asawa. Hahayaan mo bang magpa-stress sa babaeng yun? Malambing na tonong tanong nito. Minasahin ito ang mga balikat niya. Sweetheart, ang dami nating nasayang na panahon dahil sa mga walang kwentang tao. Kaya please, huwag nating payagang guluhin na naman nila ang mga utak natin. Promise, hindi ko papayagan pang guluhin tayo ni Chloe. In fact, nakabana siya sa buong village. Binalaan ko na rin ang lahat ng maids tungkol sa kanya. Maski sa opisina, hindi na rin siya makakapasok. Paniniyak ko sa kanya. Kaya huwag ka na magpa-stress sa pag-aalala sa kanya, okay? Ani itong nilapit ang bibig sa kanyang tenga. Mas maraming bagay ang dapat natin pag-ukulan ng pansin. Like, napapikit siya nang dilaan ito ang leeg niya.
Don't you think it's about time para masundan na natin si Gertrude? Pil yung tanong nito sa kanya. Caleb, napasinghap siya nang maramdaman ang kamay nito na gumagapang sa kanyang dibdib. Manipis lang ang suot niyang lingerie, kaya ramdam na ramdam niya ang sensasyong inihahatid ng mainit na mga kamay na iyon ng asawa. Kumunot ang noon ni Charlene nang mapansin nito sa may car park. Si Amira kasama si Caleb. Kaagad itong bumaba ng sasakyan at nilapitan sila. I didn't know na bahagya itong napasulyap sa mga kamay nilang magkahawak. Na very close kayo. May curiosity sa mga matang tanong nito sa kanila. I'm sorry, Charlene. I forgot to tell you about my personal life. Sabi ni Caleb dito. Amira is my wife. Namula ang mukha ni Amira. Feeling niya, guilty siya na di niya ipinalam sa dalaga na asawa niya si Caleb. I'm sorry, Miss Charlene. Kung di ko po nasabi sa'yo ang tungkol dito. That time po kasi may problema kaming pinagdaraanan. Paliwanag niya dito. Ayaw niya magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Mas lalong ayaw niyang mawala ang tiwala nito sa kanya. I see. Matabang na sagot nito. Pakiramdam niya, hindi to natutuwang malaman na asawa niya ang lalaking kinapainayam lamang nila noong nakaraang buwan. But next time, be transparent para hindi ako nag-a-assume. Sabi nito na tila inis na tumingin sa kanya, saka bumaling kay Caleb at naglakad na pabalik sa sasakyan nito. Takang napatingin siya sa asawa. Waring tinatanong ng mga mata niya na, may something ba sa inyong dalawa? Pinaasa mo ba siya kaya siya nag-a-assume? Parang nagets naman ni Caleb ang tingin niyang iyon. Natatawang pinisil nito ang balikat niya. Ko talaga. Napapailing na sabi niya rito. For the record, hindi ko siya pinaasa, okay? Minsan lang siyang pumunta sa opisina ko a day before her graduation para magpasalamat. Isa kasi siya sa beneficiary ng scholarship na binibigay ng kumpanya. Niyaya ko siya na mag-dinner bilang celebration. No more, no less. Katunayan, sinama ko ang ibang empleyado ko para mag-celebrate. From then on, naging magkaibigan na kami. Pero kahit kailan, hindi ako nagpakita ng motibo sa kanya, okay? Humaba ang uso niya. Baka nag-flirt ka, di mo lang namamalayan. Hindi niya maitago ang selo sa boses niya. Ang lakas ng tawa ni Kayla. I don't find it funny. Seryosong sabi niya rito. Kaya ka nami-misinterpret eh. Dahil nakikipag-flirt ka. Amira, hanggang ngayon ba nagsiselos ka pa rin? Hindi makapaniwalang sabi nito sa kanya. Bulag pa ako niya na. Ano na kaya kapag luminaw ng paningin ko? Pabirong sabi niya habang tumatawa. Di ka nakakatawa. Ani ang kinurot ito sa tagiliran. Maya-maya natawa na rin. Nang maalalang kanina pa naghihintay ang driver nila sa loob ng kotse, sakalang niya inalalayan ang asawa papalapit sa sasakyan. By the way, kailangan na natin ma-schedule ang pagbalik mo sa doktor para masuri ang mga mata mo, Caleb. Oo, magpapabook na ako sa sekretary ko ng flight natin. Mabuti rin makapasyal tayo at makapag-relax. Sabihin mo lang kung kailan para makapagpaalam ako in advance sa trabaho at maipagpaalam ko rin si Gertrude sa school. Mag-resign ka na lang kaya sa trabaho mong yan. Suggestion ito sa kanya. Ayoko ng ideya na palagi mong nakikita si Erald eh. Akala ko ba na pag-usapan na natin ang tungkol dito? Saka bakit ba pinagsiselosan mo si Erald? Eh alam mo namang, bago ka pa dumating sa buhay ko, magkaibigan na kami. At wala kang dapat ipag-alala dahil kahit kailan, di ko nakikita ang sarili ko sa kanya, no? Ikaw, pwedeng magselos, pero ako hindi. Parang nagtatampong sabi nito sa kanya. Napangiti siya. Cute ka kapag umaarte ka ng ganyan. Biro niya rito. Napangiti siya. Bumaba ang kanilang driver para pagbuksan sila ng pinto. Saktong dumaan ang umaharurot na motorsiklo. At nagpaputok ito ng baril. Kaagad naman nasalag ng bodyguard driver ang tama ng bala. Napatili siya ng ubod ng lakas. Paglingon niya, nakita niya ang driver nila na duguan. Takot na niyakap siya ng mahigpit ni Caleb. Amira, are you alright? Nag-aalala ang tanong nito sa kanya. Dinukot nito ang telepono sa bulsa. Binigay sa kanya. Tawagan mo ang sekretarya ko. Ilang sandali pa, naroroon na ang buong security team ng establishment kasama ang ilang mga pulis para sa imbestiga ng kaso.
Naroon rin si Errol para mag-usisa. Nanlalamig ang buo niyang talampakan habang nakatingin sa driver na isinasakay sa ambulansya. Sino nagtaka manakit sa kanila? Kung hindi nasalag ng driver ang bala, malamang isa sa kanila ni Caleb ang may tama. O baka isa sa kanila napatay na ng taong yun. Kanina pa niya pa nag-iisipan kung sino ang may matinding galit sa kanila. Si Chloe ba? Ngunit ganun ba katindi ang galit nito sa kanila para magawa nito ang ganun? Napakurap-kurap siya. May hindi pa pinagtatapat sa kanya si Caleb? Bakit parang napakarami naman ang mga nakakaaway nito? At hindi lang basta suntukan ha, baril ang labanan. Kagaya na lamang ng mga pananambang ni Karina na naging dahilan ng pagkamatay ni Mang Roy. At ano nga pala ang nangyari sa kasong yun? Bakit parang binaliwala na lamang ni Caleb ang mga pangyayaring yun? Bigla tuloy silang naghiwagaan kay Caleb. Muli ay naalala niya ang mga nadiskubre ni Errol tungkol sa mga nangyayaring pangingidnap sa kanila ni Kuya Julio niya noon. Binaliwala lamang niya ang sinabing yun ng kaibigan. Ngunit ngayon ay parang unti-unti may namumuong hinala sa utak niya. Ano pa bang hindi niya alam sa pagkataon ng lalaking pinakasalan niya at pinakamamahal niya? Hindi niya alam kung bakit biglang napuno ng takot ang dibdib niya. Habang parang blanko ang isipan niya. Nakatingin lang siya kay Caleb. Parang may mali eh, anang dibdib niya. Waring may mga kabayo nagsisipagtakbuhan sa loob ng katawan niya. At parang may humahalukay sa sikmura niya ng mga sandaling iyon. Who are you? Mataim na tanong niya kay Caleb nang makauwi sila ng bahay. Nakita niya ang takot sa mukha nito habang nakatingin sa kanya. Ramdam niyang gusto niyang ipagtatat, ngunit nag-aalala siya na malaman nito ang totoo. Lumapit siya sa tabi ng asawa. Caleb, kailangan malaman ko ang totoo. Hindi ganitong nangangapa ako sa dilim. I deserve to know the truth. Kung gusto mong pagkatiwalaan kita, aniya rito. Huminga ng malalim si Caleb. Hinawakan siya sa kamay at tinitigan siya ng matiim. Makikinig lang ako. Sabihin mo ang lahat. Bakit parang maraming nagtatangka sa buhay mo? Hindi safe ang ganitong klase ng environment para sa anak natin, Caleb. Tila maiiyak nang sabi niya. Amira, natatakot akong mawala ka sa akin kapag nalaman mo ang totoo. Halos paanas lamang nasabi nito sa kanya. But I deserve to know the truth. Uunawahin kong lahat hanggat kaya ko. Pangako niya. Bukod sa mga legal na business ko, may mga illegal operations din ako. I have an underground business, Amira. Panimula niya. Nanasyak siya, ngunit pinilit niyang huwag magalit at makinig lamang sa mga sinasabi nito. After all, nangako siyang magiging isang mabuting asawa dito sa hirap at ginhawa. Besides, masyadong masakit ang mga pinagdaanan nito nung bata pa. Kaya sino ba siya para humusga? Isa akong mafia, sabi ni Caleb, na biglang napatungo. I'm sorry kung nawalan ako ng lakas ng loob na ipaalam sa iyong katotohanan. Parang nanlamig ang mga talampakan ni Amira sa sinabing iyon ng asawa. Ni sa panaginip, hindi niya naisip na ganito ang magiging asawa niya. Hindi niya alam kung magagalit ba siya o magwawala habang nakatingin dito. Pumapatak ang kanyang mga luha habang naguguluhan. Mafia? Ibig sabihin, international ang mga illegal operations niyo? Nangingilabot na tanong niya. Ibig sabihin marami kang kaaway? Kaaway ka ba ng buong mundo, ha? Napalunok siya habang naiisip ang kalagayan nila ni Gertrude sa kamay ng lalaking ito. Mahal na mahal kita, Amira, kaya hindi ko ipaalam sa iyong tungkol dito. Sabi nitong hinawakan ang kamay niya, ngunit parang nadidiring umatras siya palayo dito. Pakiramdam niya ibang tao ang kaharap niya ngayon. Pagmamahal bang matatawag ang ganito, Caleb, ha? Nagtitimping tanong niya. Inilalagay mo sa panganib ang lahat ng mga taong nakapaligid sa iyo. Mangyak-ngyak na sabi niya rito. Ganito ba siya kamartir para tanggapin ang lahat-lahat dito? To the point na malalagay sa panganib, hindi lang ang buhay niya, kundi ang lahat ng mahal niya sa buhay. Gulong-gulo ang utak niya. Bakit, Caleb? Tanong niya rito. Bakit kailangan mo pasukin ang mundong yan? Hindi pa ba sapat ang perang nakukuha mo sa kumpanyang tinayo mo? Hindi makapaniwalang sabi niya. Ngayon sigurado na ako may kinalaman ka. Kaya kami nakidnap noon. Ang dami mong kaaway. At kung nangyari sa amin yun ni Kuya Julio, maaaring muling maulit sa amin ni Gertrude yun.
O sa iba ko pang kapamilya? Nangingilabot na sabi niya. Amira, tumayo siya. I'm sorry, Caleb. Nangako kong sasamahan kita sa hirap at ginawa. Pero hindi ko kayang isakripisyo ang buhay ng anak ko para sa iyo. Hindi ko rin kayang ilagay sa alanganin ang buhay ng buong pamilya ko. Please listen to me, Amira. Iiwan ko ang lahat at magsisimula ng bagong buhay sa piling ninyong mag-ina. Tatalikuran ko ang lahat, alang-alang sa inyong mag-ina, Amira. Pakiusap nito sa kanya. Ayoko mawala kayong muli sa buhay ko. Nakikiusap ako sa iyo, Amira. Sabi nitong biglang lumuhod sa harapan niya. Ramdam niya ang pagiging sincere nito. Napapaiyak na niyakap niya ang asawa. Mahal na mahal kita, Caleb. At hindi naman nabawasan niyo nang malaman ko ito. Pero natatakot ako na baka malagay sa alanganin ng anak natin at ang pamilya ko. Litong-litong sabi niya. Mamamatay ako kapag may nangyari kay Gertrude. Alam ko, naiintindihan kita. At ayoko rin may mayaring masama sa inyo. Mamamatay ako kapag napahama kayo. Sabi nitong pinupunasan ng mga luha. But please, mangako kang hindi ka na muling mawawala sa buhay ko. Anitong huminga ng malalim. Matagal ko nang pinag-iisipan to. Gusto kong ilipat kayo sa Switzerland. Kumunot ang noon niya. Ngayon pa lamang siya nag-uumpisa sa buhay niya rito sa Pilipinas. At isasakripisyo ang kanyang mga pangarap. Alang-alang sa kaligtasan ng lahat. Pagkatapos ano? Tanong niya sa lalaki. Matagal itong natahimik. What if sumuko ka sa FBI? Isiwalat mo ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa underground world. Tanong niya rito. Parang may mga kabayong nagsipaglundagan sa dibdib niya. Naisip ko na rin yan. Makailang beses ko nang inisip yan, Amira. But then I realize, mas manganganib ang buhay ng lahat kung susuko ako. Magwawala ang underground world. At hindi nila ako titigilan pati na rin ang mga mahal ko sa buhay kapag ginawa ko yun. Mas mahirap silang kalaban, Amira. Diyos ko, Caleb. Trust me, may iba kong plano. Paniniyak nito sa kanya. Mamumuhay tayo mapayapa pagkatapos kong maayos ang lahat-lahat. Basta mangako kang hinding-hindi ka bibitaw, Amira. Hindi niya alam kung anong kanyang isasagot. Hindi niya maaaring ilagay sa panganib ang kanyang anak. Sa dami ng kalaban mo, para magkakasakit ako. Iniisip ko pa lang na palaging may nagbabanta sa buhay natin. What if isang araw si Gertrude? What if ang anak mo ang pagdiskitahan ng mga kalaban mo? Mamamatay ako kapag nangyari yun, Caleb. Alam ko, at hindi ko papayagang may mangyaring masama sa inyo. I will book a ticket. Lilipad tayo ng Amerika. Total, kailangan na rin ma-check up ng mga mata ko. From there, lilipad kayo ng Switzerland. Sabi nito sa kanya. Hindi siya nagsasalita. Umiiyak lang siya habang pinakikinggan ang mga plano nito. Sa ngayon ay blanko ang utak niya. Hindi siya makapag-isip ng tama. God, ganito ba niya kamahal ang lalaking ito para isugal ang lahat-lahat ng meron siya? Napakurap-kurap siya. Oo, mahal na mahal niya si Caleb. At handa niyang isakripisyo ang buhay at mga pangarap alang-alang dito. Ngunit hindi ang buhay ng pamilya niya, lalong-lalo ng buhay at kaligtasan ni Gertrude. Huminga siya ng malalim. Kahit ayoko, I think kailangan nating tapusin ang lahat ng to, Caleb. May pait sa mga labing napangiti siya. I guess wala na talagang future para sa atin. Dahil palagi nalang may humahad lang. Mahal kita at ilang beses ko nang pinatunayan sa iyo yan. This time, patunayan mo namang talagang mahal mo kaming mag-ina. Set us free, Caleb. Malayo sa lahat ng alaala mo. Malayo sa lahat ng panganib. Amira, umiiyak na pinuntahan niya sa kwarto ang anak. Hindi na niya pwedeng patagalin pa ang pananatili niya rito. Tinawagan niya ang Kuya Efren niya. Nagpasundo siya. Sa hotel siya nagpahatid. Sinabi na rin niya sa kapatid ang plano niyang bumalik ng Canada. Hindi na ito nag-usisa pa. Ngunit palagay niya, nahuhulaan na nitong nakikipaghiwalay na naman siya kay Caleb. Kung nabubuhay lang ang Kuya Julio niya, malamang sasabihin ito sa kanya ang ganito. Kailangan pa bang i-memorize yan? But knowing Kuya Efren, tahimik lang ito ngunit alam niyang nasasaktan rin ito sa pangyayaring ito sa buhay niya. Ngunit never itong nanghimasok sa mga naging desisyon niya.